So sa ngayon, wala pa talagang nilalabas na official schedule. Pero ang NBA, base sa report ni Mark Stein, ay nag-iintay na rin ng Pasko dahil nga ang binigay ngayong schedule pero unofficial pa to ay maglalaro sa Christmas game ang Lakers versus Dallas. Pwede pang mabago yan. Yung isa talaga ay Golden State versus Memphis, ang bagong rival ngayon dito sa West. Nung nakaraang series kasi nila sa playoffs ay marami silang palitan ng mga tweet, lalo na nung na-injure si Gary Payton II at si Ja Morant. Base kasi sa mga report, yun ang naging dahilan kung bakit ilalagay ang Golden State at Memphis sa isa sa mga schedule na mataas ang kanilang revenue dahil nga sa naging feud ng dalawa nung nakaraang playoffs. At yung dahilan pa nga na yun ay yung palitan ng dalawang teams na maanghang na mga tweet dahil nga sinabi pa nga ni Jaren Jackson Jr. sa isa sa mga post niya, hindi niya matanggap na nanalo ang Golden State ng championship. Meron ding isang fans ang nagsabi na magandang magtapat agad yung dalawang teams na yon sa Christmas at in-acknowledge yun ni Ja Morant. Kaya ngayon, pagbibigyan ng NBA yung request ng mga fans. Ang isa pa dyan, yung mga prediction din ngayon ay naglalabas na yung ibang mga analyst at yung ibang mga sports website. Pero itong prediction na to na ilalagay ko ay base sa basketballreference.com dahil kinukompute talaga niya yung mga stats at hindi lang nila makukompute or makikita kung kailan may injure yung player. Kaya unahin muna natin yung Lakers at Dallas na nakasked din. Pero posible kasing mabago yun. Si LeBron, kailangan na lang ng 1,326 points para lumagpas kay Karim at maging number 1 sa scoring list. Base sa kanyang stats last season, nakalaro siya ng 56 games na meron siyang total na 1,695 points. Nang 2020 naman, meron siyang 67 games at nasa 1,698 points ang nagawa niya. Sa 2021 season naman, 45 games at 1,126. Kung i-average kasi natin yan, nasa 56 games ang kailangan ni LeBron at makakakuha siya ng 1,506 points base yan sa kanyang 3 years average. Base naman sa basketballreference.com, mag-a-average si LeBron ng nasa 27 points per game pero hindi nakalagay dito kung ilang games ang malalaro niya dahil hindi naman nasusukat kung kailan siya may injured. Base din sa average, magkakaroon si LeBron na nasa 27 points din base sa 3 taon na may chance malagpasan ni LeBron si Karim this season or nasa mid-season pa lang. Mataas kasi ang average talaga ni LeBron sa kanyang puntos. Dito naman tayo sa Dallas at kay Luka. Meron kasing isang stats na hindi pa siya nagagawa dahil nga kinukumpara yung mga stats niya sa ginagawa dati ni LeBron. Si Luka ang nag-iisang player din sa history na merong 23 triple-double sa edad na 21 years old pababa. Pero meron pa nga siyang hindi isa nagagawa papasok ng kanyang ikalimang taon. Meron siyang career average na 26 points per game at multiple All-NBA first team selection. Elite club kasi yon para kay Luka. Hindi pa niya nagagawang magkaroon ng 2,000 points sa isang season. Si LeBron sa loob ng 5 taon nakapasok agad siya sa 10,000 points club. Ang average points kasi ni Luka sa 4 na taon ay nasa 1,740. Base din sa projection, ang kanyang stats magkakaroon siya ng MVP numbers para next season, nasa 29 points, 9 rebounds at 8 assists per game. Pero parang every year nasa MVP season naman talaga siya. Kung nagawa kasi ni Luka na makascore ng at least 2 season na merong 2,000 points, ay malapit na siya sa 10,000 points club at elite club din yon. Nasa 3,038 points na lang ang kailangan ni Luka para magawa yon. Sa Memphis naman, si Ja Morant, base sa kanyang kontrata, kapag nakasama siya sa All-NBA team selection ngayong taon ay makakakuha siya ng total na $231 million na max contract kesa $192 million. Last season, nakapasok siya sa second team. Yun ang nilagay talaga sa kontrata niya, makakuha ulit ng isa pang selection. Ang projection base sa basketballreference.com, magkakaroon siya ng 26 points, 5 rebounds at 7 assists per game. Pang All-NBA numbers yun kung makukuha niya talaga. At isa pa, projected ding tataas ang kanyang 3-point percentage or 3-point shooting for next season. Si Klay Thompson naman, ang unang taon since bumalik siya na makakapaglaro agad sa opening week. Last time kasi mid-season na siya nakabalik at nakalaro siya ng 32 games na meron siyang 20 points per game. Ang unang beses din na nangyari kay Klay na meron siyang below 40% mula sa 3-point area. Si Steph din, kung hindi natin isasama yung 2020, ang 2022 season, ang worst shooting ni Steph pagdating sa 3-point area na below 40% din siya. Pero nanalo pa siya ng championship niyan. Worst shooting year pa.
Si Klay Thompson kasi ay expected din babalik sa at least 40% mula sa 3-point area. So ito kasi yan yung nababasa ko. Wala daw skill si Steph at 3-point shooting lang ang alam niya. Or si Klay. Pero si Klay kasi defensive player. Kung ganun kasi ang komento ng ibang mga tao ay sa malamang ay hindi pa nila naiintindihan kung paano talaga binago ni Steph yung game sa NBA. Dahil si Steph kahit 3-point shooting lang yun, ginawa niyang parang layup or mid-range lang yung pagtira mula sa beyond the arc. Kapag kasi nag 40% si Klay at si Steph mula sa 3-point area, ay yun kasi talaga ang naging arsenal nila mula nung magkasama sila dito sa Golden State. At kaya sila din nagkaroon ng magandang karir or sabihin nating dynasty dahil yung kanilang efficiency.